Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, we're going to discuss something that I promised you several weeks ago about topics on research during this pandemic, since we are not ready to hop from one school to another. So I'm going to suggest some topics that are suitable for the pandemic. So bago natin yung pag-usapan, ay panoorin muna natin ang ating intro. Watch this! So sa past episode natin, mga kaibigan, ay napag-usapan natin yung 10 misconceptions about research ay nabuksan sa ating kaisipan na ang research ay hindi mahirap, hindi mahal, kundi napakadali at abot-kaya kung gugustuhin po natin. So hindi po ito isang death sentence na kailangan nating katakutan. Kumbaga, this is just somewhat challenging, masabing ganun. Ito ay mapanghamong gawain sa academic writing sapagkat nakapaglulutas o nakalulutas kayo ng mga problema. And then another episode na diniscuss natin sa inyo is about RRL, kung saan ay tinuruan natin kayo kung paano isulat ang organisado at maayos na review of related literature and studies. Sa bersyong ito ng Prof. J. Lectures, mga kaibigan, ay magmumungkahi ako sa inyo ng ilang mga paksa o ilang mga topics na pwede natin gawin sa panahon ng pandemya. Since sabi nga natin kanina, during this pandemic, maraming mga safety protocols na kailangan gawin at mahihirapan tayong magsagawa ng ilang mga method on research, such as yung survey, yung interview, kasi marami tayong i-consider na mga pamantayan na ipinatutupad ng tinatawag nating IATF. So, bagamat mag-research tayo at kung gusto niyo mag-interview at mag-survey, kinakailangan observe natin yung social distancing, yung pagsuot ng mask, yung pag-sanitize ng ating mga sarili. Pero kung hindi natin yung gagawin, we have some topics na kahit nasa loob lang tayo ng bahay, kahit nasa loob lang tayo ng ating mga kwarto, basta alam natin yung maayos na metodo o method ng pananaliksik, ay magagawa po natin ito at maayos po natin may sasakatuparan na hindi na po tayo nagpupunta sa mga research sites katulad ng mga eskwelahan o katulad ng mga lugar kung saan pwede tayo mag-survey na kinasasangkutan ng maraming tao. So I will give you 5 para sa akin, 5 mga pamamaraan na pwede nating magamit kapag tayo ay nag-iisip ng topic sa panahon ng pandemic. Okay, the first method na pwede nating gamitin o uri ng research na pwede nating gawin while we are inside our house or inside our school ay ang tinatawag nating content analysis. Ano ba ang tinatawag na content analysis? O sa Pilipino, ay tutumbasan natin sa salita pagsusuring pang nilalaman. From the word itself, content o nilalaman, all we have to do is to look for a content or nilalaman na maaaring babasahin, katulad ng dyaryo, aklat, sulating formal, o kaya kung maaari ding larawan o kaya cartoons na pwede po nating suriin based sa parameters o parametro na nahanap natin sa ating panggagalugad ng kaalaman, pwede sa internet at iba pang babasahin. Sa content analysis, mga kaibigan, all you have to do is to identify content. Katulad nga ng ginawa ko, nung ginawa ko yung research about editorial cartoons, hindi na po ako pumunta ng mga schools, kundi nang hiram o nang hingi na lang ako ng kopya ng mga school paper, and then kinuha ko po roon yung mga editorial cartoons at saka sinuri ko po yung mga editorial cartoons based sa kung ano mga tuntunin ang hindi nasunod ng mga cartoonist sa paggawa ng editorial cartoon. At na-find out o natuklasan ko po sa naturang pagsusuri na marami silang hindi nasusunod, katulad ng rule of third, yung visual psychology, yung paggamit ng speech balloon, paggamit ng metaphor, exaggeration, and other elements ng editorial cartooning. At dahil po roon ay nakapagmungkahi ako ng babasahin at saka ng webinar talakay na makapagpapaunlad sa kaalaman ng mga estudyante, lalong-lalo na ng mga editorial cartoonist sa pagbuo ng kanilang mga editorial cartoon sa kanilang school paper. So, yun po ang nahanap kong content, editorial cartoon. So, kung kayo, nag-iisip din kayo na magsulat ng pananaliksik na may kaugnayan sa school paper, you can gather news articles. Yun lang po ang susuriin po ninyo. Or you can gather editorial articles. You can gather feature articles. You can gather sports articles. So, in that way, makakasuri kayo ng mga content at matutukoy niyo po yung mga common errors o tinatawag nating karaniwang kamalian ng mga pananaliksik na to
ay minang mga paksa na to nang sa ganun ay makapagmungkahi kayo ng mga pamamaraan upang mapaunlad ang pagsulat ng ganitong mga uri ng sulatin. So nakapag-research na po kayo kahit sa loob ng bahay o sa loob ng kwarto po ninyo, pwede po ninyong ma-code o ma-analyze ang mga content na yan. Or pwede rin you can make use of romance novel, pagsusuring pang nilalaman ng mga nobela ng romansa. Kasi diba masyadong sikat ngayon sa mga kabataan ang tinatawag natin mga pocket books, yung mga e-books, yung mga Wattpad. Pwede nyo pong suriin ang nilalaman ng mga e-books. Ano ba ang common theme ng mga romance novel sa kontemporanyong panahon? Maliban sa pag-ibig, ano pa ba ang mga social issues ang pwede nyong matagpuan o mahanap sa mga romance novels na to? Meron bang about politics? Meron bang about religion? Meron bang about sibling rivalry? Sa ganung paraan mga kaibigan, makakapagbigay kayo ng new knowledge sa mga mambabasa na sa mga romance novels pala, hindi lang romansa o kwento ng pag-ibig ang nangingibabaw. So, dalawa ng content ang pwede ano, sa school paper o kaya romance novel. And then, pwede pa kayo makapaghanap ng ibang content. Halimbawa, yung pagsusuring pang nilalaman sa mga ibinabalita sa TV Patrol. O, kukunin nyo yung content, ititape nyo yung kanilang mga balita, then itatranscribe nyo yung mga balita, and then aalamin mo ano ba ang mga common theme ng mga news article sa TV Patrol o sa 24 Horas. O sa Saksi, o sa The World Tonight. So kung titignan natin mga kaibigan, ang daming content na pwedeng gawan. Even confetti, even graffiti mga kaibigan, tinatawag nilang vandalism, ay pwede nyo pong suriin. Sa loob ng eskwelahan, ano ba ang common theme ng mga vandalism sa loob ng CR ng mga babae? Meron bang vandalism din sa CR ng mga, malamang marami ano? Ano bang kaibahan ng vandalism ng mga nasa CR ng babae sa CR ng lalaki? So, meron bang about politics? Meron bang about school conflicts, etc., etc.? So, basically, when you do content analysis, maghahanap lang po kayo ng nilalaman o babasahin. Pwedeng nasa internet. Halimbawa, you analyze Facebook post, yung mga Facebook post ng mga secret files. Ano bang nandoon sa mga secret files ng mga estudyante? Di ba may mga group na ganyan, then they post several issue. Isuriin po natin yung nilalaman ng mga Facebook post sa mga secret files na yon. So, ganun lang po kasimple ang tinatawag nating content analysis. The second method mga kaibigan na gusto kong gawan din ng iba na ginagawa ko rin ngayon mga kaibigan ay tinatawag nating lexicography, in Filipino lexicographia, from the word lexicon, tutuklas ng mga pananalita, tutuklas ng mga vocabulary sa isang particular na larangan. Ginawa na namin to dati yung pagtuklas ng iba't ibang vocabulary sa fishing. May mga gumagawa ngayon sa Bicol University na pagtuklas ng iba't ibang vocabulary o ethnic vocabulary sa agriculture. Pwede nyo rin gawin na pagtuklas ng mga ethnic vocabulary sa pag-aabaka or paghagot, ethnic vocabulary sa pagkukopra, ethnic vocabulary sa pagsasaka, at iba pang mga pananalita. Kasi sabi nga nila sa topic na variety and variation of language o variasyon at variety ng wika, may tatlong uri ng variety na tinatawag, yung occupational variety, yung social variety, at yung academic variety. Ang dami pa pong gap na pwedeng gawa. Halimbawa, ano bang mga lingwahe ang pinauuso ng partikular na grupo ng tao? Ito masyado ng gasgas, pero pwedeng gawing halimbawa, vocabulary ng mga homosexual o ng mga bakla, vocabulary ng mga bilanggo sa loob ng piitan. That's social variety. O, pwede rin academic variety. Ano ba ang mga lingwaheng madalas gamitin ng mga teacher na iba sa mga lingwaheng ginagamit naman ng mga accountant? Mga pananalita ng mga abogado, mga pananalita ng mga pare, mga pananalita ng mga doktor, ng mga nurse, ng mga arkitekto. So marami po tayong pwedeng tuklasin kasi sa lexicography mga kaibigan, ang output sa uring ito ng research ay dictionary o kaya mga katulad na babasahin. Ano bang katulad na babasahin ng dictionary? It could be a thesaurus, it could be a glossary, or talatumbasan kung tawagin sa wikang Filipino. So yun po ang pwede natin gawin. Ngayon ginagawa po namin dito sa Catanduanes State University kasama yung aking mga co-teacher. Hindi ko na lang babanggitin kung sino-sino sila, si Ma'am Tindugan, si Ma'am Tabian, si Sophie at saka si Sir Jaime.
ginagawa namin yung lexicography of terms na ginagamit na may kaugnayan sa pandemya o sa COVID-19. Yung mga terms na umusbong o nauso o madalas gamitin sa iba't ibang larangan katulad ng telebisyon, dyaryo, internet at ano pa ba? At pahayagan na may kaugnayan sa pandemya. At nakalikom na kami ng mahigit 500 mga pananalita out of this pandemic na sinimula namin noong August. Hanggang ngayon ay nagkukolekta pa kami ng mga terminolohiya at ang output po nito ay dictionary of terms na may kaugnayan sa COVID-19. And we will call it, yung babasahin na yon, hindi lang simpleng dictionary or thesaurus or glossary. We'll call it COVID-dictionary. Wow, COVID-dictionary kung tawagin. So, maaaring ganon. Hanap din kayo ng larangan na tutuklasin po ninyo ang iba't ibang terms na madalas gamitin sa larangang inyong mapipili. So, that's lexicography. Ang pangatlo, mga kaibigan, ay tinatawag nating case study o sa wikang Filipino ay aral kaso. Ang case study, katulad ng content analysis, mga kaibigan, ay qualitative method of research kung saan hindi kailangan ng napakaraming tao. You can even have a case study of a single person or a case study of 2 to 3 persons. Halimbawa, case study ng mga babae na gumaling sa COVID-19. Halimbawa, may isang COVID survivor sa Albay, may isang COVID survivor sa Caranduanes, isang COVID survivor sa ibang bansa, pare-pareho ang commonality sila, lahat sila babae. So you can have a case study on these 3 upang matukoy natin kung how they were able to survive the illness. Kasi maaring yung matutuklasan nating pamamaraan nila kung paano sila nakasurvive sa COVID-19 na sakit na sinasabi ng iba na nakamamatay. Oo, nakamamatay kasi marami nang namatay. Pero may mga nagsasabi rin ng COVID-19 ay hindi death sentence na pwede. Ibig sabihin, pwede siyang malampasan, pwede siyang matalo, pwedeng gumaling ang isang nagkaroon ng talamak na sakit na to. Now, if we do case study, ibig sabihin magkakaroon tayo ng malalimang interview, pwedeng kahit online interview, basta detalyado yung paglalahad mula sa simula, kung paano nila nakuha, kung ano yung kanilang mga pinagdaanan, kung ano yung kanilang mga ginawa, kung paano sila gumaling, kung ano naging treatment sa kanila ng ibang tao, kung paano nila nalampasan yung treatment na yon, kung ano yung naging tulong sa kanila ng kanilang kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kabalitaan, nakakampi, etc. At kung paano sila gumaling. Ngayon na magaling na sila, ano na yung kanilang pananaw sa COVID-19. So maaring iba-iba ang kwentong makuha natin mula sa 3 babae na yon na kapag pinagsama-sama natin in one research ay pwede nating mapaghambing-hambing. Ah, ang coping mechanism pala ng COVID-19 survivor sa Amerika ay ganito. Na iba naman sa mechanism ng isang COVID survivor naman sa mainland Bicol. Na pwedeng iba naman ang COVID mechanism sa isang COVID survivor sa Maynila. Mapaghahambing natin and then magkakaroon tayo ng in-depth analysis on how they treat themselves and how they deal with that deadly illness. So, pwedeng ganun, case study ng mga COVID survivor. Pwede rin case study ng mga estudyanteng na-struggle sa online class, di ba? So, pag-aaralan nyo kung paano sila nag-struggle mula sa kanilang pag-akyat sa bundok para makakuha ng signal, ano yung kanilang pinagdaanan, ano yung kanilang mga kwento. For sure, hindi respondent ang tawag kasi qualitative ito, bawat informant o bawat participant ng research po ninyo ay maaring may iba't ibang kwento na pwedeng magamit at maging inspirasyon ng mga tagapakinig radyo, ng mga mambabasa ng pananaliksik na yan, hanggang sa pwede na po itong pwedeng tularan, pwedeng gayahin, kasi nagawa nga nila, bakit hindi kayang gawin ng iba. So maraming pwedeng case study. Isa pa, pwedeng gawa ng case study yung mga nagkaroon ng masama namang sabihing mental illness, depression. Mga estudyanteng nagkaroon ng depression because of pandemic. Mga estudyanteng nagkaroon ng depression because of module. Mga estudyanteng nagkaroon ng depression because of the so-called distance learning. Ang dami nating pwedeng gawan. So, case study is one best method to address those issues. The fourth one, mga kaibigan, ay tinatawag nating developmental research. Ang developmental research, mga kaibigan, from the word itself, development. You develop something out of curiosity.
you develop something out of the problems that you are observing in your surroundings. Sa mga panahong ito, ang pwede natin i-develop ay module. Once you develop a module or once you develop an instructional material, kahit pa mga gawaing dahon na tinatawag o mga activity sheets, pwede na po natin yung gawing research. Paano? Halimbawa, naka-develop kayo ng module sa pagtuturo ng Ibong Adarna o kaya module sa pagtuturo ng Florante at Laura, module sa pagtuturo ng LP Libusirismo, Noli Bitangere, o module sa pagtuturo ng mathematics in the modern world, or module sa pagtuturo ng kahit na anong paksa sa kahit na anong asignatura, pwede nyo po yung ipavalidate sa mga eksperto kung gaano po ito kaangkop o tinatawag natin sa English na appropriateness, o kung gaano po ito kabalid, tinatawag natin sa Filipino na kabisaan or effectiveness sa wikang English, nag-research na po kayo kasi nag-develop kayo ng material, ipapagamit niyo yung material, and ipapadural po ninyo yung material kung pwede po itong magamit at para makahingi kayo ng sound judgment and tawag dyan, mga mungkahi o recommendation mula sa mga eksperto. So yun po ang tinatawag na developmental research. Nag-create ka, naghanap ka ng expert, so hindi kailangan napakarami, 5 experts, 10 experts, kahit online pwedeng padalhan ng copy ng module at saka ng instrument, ipapatest mo kung gaano ka-effective, o kahit hindi muna effectiveness, kahit appropriateness muna, and that way, you do research na. Nag-research ka na po. Kasi diba, sa mga panahon ito, we are tasked to write modules. At dahil wala kulang tayo ng training, may mga teachers na halos konti lang ang training sa pagsulat ng module, importante na yung module na yun ay hindi basta-basta ipapagamit sa mga estudyante, kasi ang danger na after mong isulat, ipapagamit mo sa estudyante, posible na those modules are pregnant with errors. Ibig sabihin, maaaring ang module na yan ay punong-puno ng kamalian kasi nga hindi siya na quality assured. Hindi siya na-check ng expert kung appropriate bang ipagamit. Kaya kung mapapansin natin, mula nang magkaroon ng tinatawag na online class o nang magkaroon ng pandemya at distance learning lahat, di ba ang daming in-upload sa social media na mga kamalian sa mga module mula elementary hanggang secondary, may mga reklamo hanggang college, because ang sagot po dyan, hindi po na-test yung appropriateness ng module. Hindi po siya nakita o hindi po siya na-check ng mga expert kung ano po yung mga mali doon at kung paano itatama yung mga mali doon. So, doon papasok ang developmental research na after mong mag-create ng something na magamit sa pagtuturo, could it be a reading material or a strategy or an activity sheets, ipapacheck mo po, ipapadure mo po ang appropriateness ng mga material na ito. Okay? Last but not the least, ladies and gentlemen, ang tinatawag nating translation researches. Bihira pong gawin po ito kasi mahirap mag-translate, diba? At mahalaga po kasi sa translation yung knowledge and mastery ng isang tao sa 2 wikang sangkot sa pagsasalin. Halimbawa, if I would want to translate yung mga sonnet ni Shakespeare, I should be great in Filipino. But then, dapat magaling din ako sa English. Kasi hindi ka makakapag-translate kung sa Pilipino ka lang magaling. Dapat magaling ka sa 2 wikang kasangkot sa pagsasalin. Ano po yung tinatawag nating translation research? Halimbawa, nakahanap ka ng isang material. Ayaw mong gawin yung content analysis. You want to translate the material. For example, a big book in English. You want to translate that big book into Filipino. So, pwede mong gawin kung magaling ka sa 2 wika. After mong magawa, katulad ng ginawa natin doon sa developmental research, ipapatest mo ulit gaano ba kahusay ang pagkakasalin. Napakahusay ba? Mahusay lang? Di mahusay? O di gaano mahusay? Parang ganun. So, sa ganung paraan, yung mga expert na mahanap mo, na magjujuror sa yung material na pinatranslate mo mismo, ay makapagmumungkahi kung paano mapaunlad yung ginawa mong translation. Kung paano magiging mas maganda basahin yung translation na hindi magmukhang translation. Diba? Kasi pag nagsasalin tayo, dapat unang-una, kahit translation yan, dapat after matranslate mula sa pinagsalin ng wika patungo sa pagsasalin ng wika, dapat ay pagbinasa parang original ang dating. Pero syempre, may pinagmulan yan eh. Kaya dapat yung juror ay kayang i-check kung gaano kaganda at kasuwabe yung tinatawag nating pagkakasalin. You can translate, nabanggit pa nina, yung mga sonnet ni Shakespeare, i-translate sa Filipino para magamit sa pagtuturo. And that's basically research. Diba? Pwedeng isalin sa
kahit nga yung no limit tongue here, pwedeng isalin sa mother tongue, ipatest yung appropriateness ng salin, and that's research. So mga kaibigan, ang daming pwedeng gawin ngayong pandemic, napananaliksik ng mga teachers at ng mga students natin mula sa undergrad na Filipino major hanggang masters hanggang sa doctoral dissertation. O kasi mahihirapan tayo kung magsa-survey tayo, mahihirapan tayo kung mag-observe tayo ng klase kasi walang face-to-face. So, ang mga suggestions pong ito ay pwede nating gamitin. So, ulitin po natin, you can do content analysis, you can do lexicography, you can do case study, you can do developmental researches, and finally, translation researches. Hindi po kayo mauubusan ng topic. Kaibigan, tapos na naman po tayo sa pagtalakay ng isang mahalagang paksa tungkol sa pananaliksik. Sana ay nakapagbigay tayo ng mga dagdag kaalaman, mga kuntil-butil ng kaalaman sa mga estudyante nanonood po sa atin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba pang panig ng mundo. Wow, ibang panig ng mundo. At bago tayo magwakas, mga kaibigan, shout out po pala sa mga nag-defend na mga students natin from Bicol University College of Education. Shout out sa kanilang research professor na si Professor Benita Baliahugo, ang aking mga kasamahan sa panel na sina Ma'am Teresa Ranyeses, Ma'am Gail Bahia, Dr. Maria Charlene Cantar, Dr. Teresita Ranyada at sa iba pa pong hindi ko nabanggit. Hello po sa inyong lahat. Pasensya na, hindi po ako nakapaglista. Pero anyway, sa susunod ay in-shoutout ko rin po kayo sa susunod nating pagtalakay at sa mga videong ating i-upload. So bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag kalilimutang mag-iwan ng like sa ating video, mag-comment, mag-share, at ang pinakamahalaga ay mag-subscribe. Maraming pong salamat. Ito po si Prof. K. Hanggang sa muli. Paalam.